alat ka ng ano, ng bacteria. Kaya sinasabing ganun, siguro yung no trespassing, mamaya papasok pa siya dyan eh. So minsan yung mga Pilipino ganun, ewan ko lang yung ibang lahi niya sa ganun, no? Pero minsan ganun tayo, naalala ko nung bata ako, nakasulat doon sa parang karparador, wet paint, do not touch. Gagaw yung, ay wet paint ka! Pag nagkaroon ka ng paint, doon mo sasabihin, ay totoo nga. Yung, minsan ganun tayo eh, napakasimple. Ito, saan makikita to? Sa bonnet. Sa crossing. Doon pa siya tumatawid. Dito, pag tumawid ka sa ano, walang, hindi tamang tawiran, ano mangyayari sa inyo? 200. Mas okay lang tayong mamatay kaysa magbayad ng 200. Ito kasi doon pa siya tumatawid. Hindi lang po yan. Ito, mas marami. Minsan sasabihin mo, marami naman pag nahuli kami. Yun ang iniisip ng ibang Pilipino, di po ba? Eh, bali, marami kami naman tayo rito. Pero tandaan po natin na hindi porke marami kayo, tama na kayo. Eh, sabi nga sa banal na kasulatan, kokonti lang kayo nakakapasok sa maliit na pintuan. So, ganun din po. So, ito, nakakatawang tingnan na tumatawid sila sa maling tawiran. Pero minsan, baka nandun din tayo eh. Amen? Ito, anong ano yung brother mo? Towing. Tama, doon pa niya nilagay kasi nangasar siya. May totoo mo ba siya? Truck siya. Dito po, brother Francis, anong penalty pag sa parking na ganyan? Kaya ang penalty pag dito? 800. Kaya dito eh, hindi sila nag-ano eh. Nakakatakot dito dahil dito sumusunod tayo sa batas. Ito, ano sa tingin niyo bawal dyan? Nakachinelas. Bawal ang chinelas. Bawal lang? Sabit. Sa atin, bawal lang sabit. Pero ang daming sabit. Kasi pala ka dyan. Pero nung high school ako, gusto ko sumabit. Eh, oh, bakit? Libre. Hindi, kung bakit ako. Hindi na kasi raw sabit. Illegal. Pag nahulog, bahala na lang sila. Amen. Pero mas matindi. Doon daw namatay si Bentisoy. Kilala niyo si Bentisoy? Oo. Sino na nakilala kay Bentisoy? Kayo, wala na si Bentisoy. Paano naman kay si Bentisoy? Ano? Sabi niya, mama, bayad. Eh, mama, patay. Kaya bawal ang sabit. Yung Emirates yata, bawal din ang sabit eh, no? Pag mag-aeroplano ka. Amen? Ito, mas matindi. Ma'am, sir, bawal yun ang sabit. Pero mas marami sila. Sa tingin niyo, pag umandar yan eh. Nandun yata ako eh. Amen? So, ang dami, no? Hindi lang, ilan lang to. Ito eh. Ano ba yun, jeep? Bus yata yan. Ano ba ba? Ayan. Ito eh, pasitabi po sa hindi pa naman tayo kumakain. Bawal magpaputok. Pero taon-taon, ang dami na puputokan. Taon-taon, ang dami na puputulan ng daliri. Taon-taon, may tinatamaan ng bala. Pero bawal magpaputok. Talagang yung kampanya ng DOH, yung tuloy-tuloy, no? Pero marami pa rin sumasablay. Eto. Sabihin mo nga sa katabi mo, bawal na kasi mama. Amen? Pero siya nagtuwa. Sabi naman kasi ng Panginoon, dapat lahat kang masay. Eh kung graduate siya sa UIPS, di ba? Baka match niyo yun. Nakagraduate ako. Bro, ikaw yata ko muna ito, paparazzi. Kaya natawa. Amen? Eto. Bawal ang tamad dito. Sabi mo sa kanila, bawal ang tamad dito. Pero biblical yan. Tama po ba? Biblical to. Sinabi ni Pablo, pag hindi ka nagtrabaho, huwag kang pakainin. Kasi ang katawan natin, sa totoo lang, designed for work. Sabi, 6 days you will labor, 1 day you will rest. Pag subok mo balik na rin, 6 days you will rest, 1 day you will labor, tingnan mo kung di ka magkasakit. Kasi yung katawan natin, sanay na nagtatrabaho yan. Pansin niyo yung mga matatandang nag-retire? Sanay na nagtatrabaho yan, 60 years old, 70 years old, nagtrabaho. Subukan mo mag-retire yan. Hihina. Kasi yung katawan natin, sanay magtrabaho, kaya biblical to. Bawal yung tamad. Pero sinagot yan yung isang komedyante. Pero di tayo ganyan. Kilala niyo kasi yun. Si ano kayo mga sino yun? Amen? Nakakatawa, no? Marami pa. Ano pa yung mga alam yung bawal na si Sister Rochelle? Ano pa yung mga alam yung bawal sa Pilipinas? Like din sa garden, bawal pumitas ng bulaklak. Bawal pumitas ng bulaklak. Oo, bawal pumipitas pa rin.
Sister Ivy, ano bang bawal? Sa school nyo, ano ba bawal doon? No ID, no entry. Bawal mag-ingay. Ah, bawal mag-ingay, pero nag-iingay pa rin. Vandalism, pero doon pa sila nagsusulat. At napakarami pa pong bagay, no? No smoking. No smoking, pero nagsisigarilyo. Doon pa sila pepwesto, di ba? So, kung titignan natin, napakasimpleng mga instructions nito, pero hindi nasusunod. Bakit kaya? Tayo po pa sumusunod. Natahimik ka. Bawal ang tama, ano, bimahit tama. Hindi naman pagod. Kung natin gagayain yun. Bimahit tama. Hindi naman pagod. So, marami pa pong bagay, no? Kung titignan natin, professional na ako ngayon, pero minsan, gumagawa pa rin tayo. Ewan ko. Siguro ako yung sa pedestrian na ginagawa ko pa rin yun. Minsan, oras ng trabaho, nagpe-Facebook pa rin. Sino dito yung oras ng trabaho, nagpe-Facebook? Man. No? Amen. Sa cellphone. Sa cellphone. Wala naman yung bus eh. Sabi nga, bawal yan pag may nakahuli. Pero pag hindi nahuli, si Brother Francis, maraming nahuhuling nangongopya. Bawal na mangopya, nangongopya pa rin. Ayun, expelled. Tama po ba? So, marami po, no? Alam ko ngayon, naglalaro na sa isip ko yun, ano ba yung mga bawal na ginagawa ko pa rin? Anong mga sa katabi mo? Anong bawal yung ginagawa mo pa? Anong bawal yung ginagawa mo? Ba't nagtatawa na kayo dyan, ha? Amen! Ito naman po, balikan tayo sa Bible study to. Puro ako sa Pilipino. Ito naman yung mga story sa Bible. Nag-establish lang po tayo na kung gaano ka-importante sa Diyos ang sumunod sa instructions. Kung gaano dito sa physical world, sumunod sa instructions, mas importante po kay Lord. Amen? So, isa po rito yung storya ni Haring Saul. Sino nakakilala kay Haring Saul? Amen? Sino si Haring Saul, Sister Dino? First King ng Israel. First King ng Israel. Amen? Sister Maylin, bakit ba siya na-reject as king? Idea? Bakit siya na-reject ni Lord as king? Ano ba yung storya dito? Hindi siya sumunod. Amen? Hindi siya sumunod. Amen? Hindi siya sumunod. Ano yung inutos, Brother Christian, kala mo ha? Ano yung inutos sa kanya ni Lord na hindi niya nasunod? Si Haring Saul. Di ba First King? Amen? Kaya po. First King of Israel si Haring Saul kasi noong mga times na yun, mga judges pa namumuno sa bansang Israel. Ngayon, itong mga Israelita, gusto nila may hari din sila kasi yung mga katabi nila kaharian, mayroong hari. Siyempre kaharian eh. So, sila wala. Ngayon, sabi nila, gusto namin magkaroon ng hari. Sino po ba yung propeta dyan? Si? Son Francis. Samuel. Sabi mo sa katabi mo, si Samuel. Samuel. Hindi po yung anak ni Sister Emma. Si Samuel, hindi misadmasyon niya. Amen. Sabi ni Lord, hanapin mo itong si Saul at gawin mo siyang hari. Ito naman si Saul, siyempre, naging hari siya. Inanal talaga siya ng Panginoon. Naging mandirigma siya. At naginig, marami siyang laban na napagtagumpayan. Ngayon, merong isang tribo ba ang tawag doon na sinabi na patayin mo lahat, sabi ni Lord, kasi sumasamba sa Diyos-Diyosan. Sino po yung brother dito? Amalekites. Kaso, imbis na patayin niya lahat, ang instruction ni Lord, patayin lahat, wala kayong kukunin. Kaso, ang ginawa niya, ano yun, Sister Annabel? Sinag-save po siya ng mga matataba at saka yung, I believe, yung mga babaeng magaganap. Ano pa? Kayamanan. Tsaka ano pa? Hari. Yung hari. Ginawa nito, yung mga magagandang ari-arian, matatabang hayop, hindi niya pinatay. Hindi niya sinunog. Tapos yung hari, ginawa niya laruan. Ginawa niya trono. Parang ano niya, parang trophy niya. Siguro nilagyan niya ang tali sa leg yun, hatak-hatak niya, no? Ngayon, sinabi ni Samuel, nagalit siya si Lord. Bakit? Iyahandog ko naman sa kanya to eh. Ang instruction? Patayin lahat. Sa tingin nyo, sumuway siya, hindi? Sumuway. Simpleng instruction, hindi niya nagawa. Nagalit si Lord. Si Lord, kung titignan mo, ano, minsan napakababa ng instructions niya sa'yo. At alam niya kaya mong gawin, pero hindi masunod. Nagagalit siya. Sino dito yung magulang na? Tasa kamay. Amen. Pag sinunod, pag may inutos ba kayo sa anak niya at hindi sinunod, natutuwa kayo? Amen. Yung anak ko, nagtatakip na ng mukha. Siya lang pala yung anak dito ngayon. Amen? So, ganun po, no? Ganun yung nangyari sa kanya. At ang ginawa ng ni God, tinanggal talaga siya sa pwesto. At pinalit sino? David. Si David. Yun ang kasalanan niya. Talagang
he was rejected by God. Kaya kung ano-anong sanib ang nangyari sa kanya dahil wala na eh. Tinanggal na yung ano sa kanya, yung anointing. Amen? Ano pa? Ito, alam naman natin yung storya nito. Exodus 32. Brother Ronald, ano yung storya nila dito? Exodus 32, yung worshiping of God. Oo, yung hindi lang worshiping, nagpagawa sila ng Diyos. Kasi si Moses umakyat sa bundok para kunin yung Ten Commandments. Sabi nila, takal-takal mo naman. Gawa mo kami ng ano, ito yung mga ginto namin. Gumawa sila ng Diyos-Diyosan. Eh, unang-unang ayaw ni Lord yun. Huwag kang gagawa na kahit anuman saya na kasambay mo o luluran mo. Eh, sila sinamba nila yan. Kaya nagalit si Lord. Ikaw ba naman eh, meron, ikaw yung nagligtas sa kanila tapos sa iba ka nagpapasalamat. Sa tingin mo, matutuwa ka. O kaya ikaw yung ama, ikaw yung nagpapaaral dyan, ikaw lahat, ang tinatawag na tatay, kapitbahay. Gusto niyo ba yun? Ganon din si Lord. Kaya, nagalit din si Lord sa mga Israelita. Kung titignan mo nga yung Old Testament, laging galit si Lord. Napansin niyo yun? At mangyayari uli yun sa Revelation. Mangyayari yun, no? Kaya, kung nung pinag-aaralan nga namin, tinuturo ni Brother Francis Revelation, yung wrath of God sa Revelation, sabi ko, parang nangyari na ito nung panahon ni, ng ano, sa Old Testament. Eh. Yun nga lang, mas grabe ito. Kasi, ito, merong, ano na, may mga bumabagsak na meteor, may mga earthquakes kung saan sa kanila nung kinakain lang sila ng lupa. Sino yung kinain ng lupa nung hindi sumunod kay Moses? Hindi ako. Huwag niyo akong tinan. Sino? Hindi. Merong ano doon na nag-rebel sila. Hindi naman actually nag-rebel. Parang nag-rebel nga sila kay Moses. Sino yun? Any guess? Letter K. Ang simula ng pangalan niya. Hindi si Corina Sanchez. Si Cora. Cora. Wala Sister Cora, nagpakasyon. Amen? Ito pa, story naman to ni Joshua. Sino nakilala kay Joshua? Amen. Hindi yung ano ni, ano, ha? Hindi yung ano ni Sister Yula. Si Joshua, ang pinalitan niya ni, sino ang pinalitan niya? Sino? Si Moses. Si Moses, hindi si Brother Ernest. Si Moses. Amen? Si, dalawang pangyayari sa Biblia, yung hinati yung dagat. Una yung si Moses, ano yung dagat na hinati niya? Red Sea. Si Joshua, ano? Jordan River. So, ang alam lang natin kasi si Moses ay umati, pero si Joshua rin. Ito si Joshua talaga, kung titignan mo yung book of Joshua, lagi siyang panalo. Kasi yung spirito ng Panginoon, nasa kanya. Lagi nga natin pinabanggit yung look for 18-19, tama po ba? 18-19, the spirit of the Lord is upon me. Ganun din si Joshua. Kaya lagi siyang victorious. Kaya kung ikaw, wala ka sa Diyos, mahirap ka, malago ka maging victorious. Kaya siya victorious, nandun si Lord sa kanya dahil sumusunod siya. Pero may pangyayari doon sa Joshua 7, natalo sila. Biro mo lahat ng puntahan nila, nakukonquer nila, natatalo sila. Pero may isang laban doon na natalo sila. Si Joshua alam niya agad, may mali. Kaya nag-pray siya, sabi niya, Lord, bakit mo kami pinatalo? Sabi niya ganun. Sabi niya, hindi kasi kayo sumunod sa utos ko. Kasi yung previous battle nila, meron daw nag-knockaw. Ay, hindi pala sinabi ng Lord John. Pero merong hindi sumunod. E di ginawa ni Joshua, sabi niya, nagagalit sa atin si Lord, pinatawag lahat ng tao. Nung pinatawag lahat ng tao, inisa-isa niya ngayon, sino rito ang gumawa ng hindi maganda? At ang ito palang si Akan, sabi mo sa katabi mo, si Akan. Akan. Di mo, huwag kang maging Akan. Si Akan, kumuha siya ng mga plunder dun sa huli nilang kinorker. Rube yata yun, tsaka may mga mamahaling gamit. Tinago niya sa ilalim ng tent niya kasi wala pang kondominium yun. Kaya tent lang. Tinago niya. Sinabi niya ngayon, biro mo, isipin mo, nandun pa sa maraming tao, tapos iniisa-isa ngayon, ini-inspection yung mga gamit mo. Nalaman siya, sabi niya, ako may kasalanan. Nung nakita yun, alam niyo ba sinong pinarosahan? Si Akan lang ba pinarosahan? Buong pamilya niya pinatawag at in-stone to death. Kaya tayo po minsan, pag nagkasala tayo, nadadama yung mahal natin sa buhay. Ewan ko, na-experience yun na po ba yun na minsan may kasalanan ka, ang nag-suffer mahal mo sa buhay. Hindi po ba nangyayari yun? Minsan ako, nangyayari sa akin yun, alam ko meron akong nagawang kasalanan, pero hindi sa akin siningin sa mahal ko sa buhay. Ganun po minsan eh.
yung mas mahal sa iyo, yun ang nangyari. Ang nangyari po sa kanila, buong sambahayan sila, binato sila hanggang mamatay.